Sino po sa inyo nakakatanda ng ating ebanghelyo nung isang linggo? Ay, nalimutan na. Ano po? Just to refresh us, ang ebanghelyo po natin nung isang linggo ay tungkol sa pagbabagong anyo ng Panginoon. At muli po ay ating pinaalaala ng pagbabagong anyo ng Panginoon ay naganap nang siya po ay nasa bundok. Because mountain is the place where you encounter God. And mountain can be anywhere where you encounter God. Can be your home, can be your church. It could be wherever you are that you experience the presence of God. Naganap po ang pagbabagong anyo ng Panginoon habang siya ay nananalangin. At tayo po lahat ay makakaranas ng pagbabago sa buhay natin kung patuloy tayong mananalangin. Sa banal na ebanghelyo po ngayon ay tayo po ay muling makakakita ng pagbabago. Pagbabago sa paglalarawang kay Jesus. We are accustomed and we are always hearing that Jesus is presented as Jesus as a sweet healing Jesus. Isang Jesus na nagpapagaling. Isang Jesus na mahabagin, maawain, nagparami ng tinapay. Ano pat ang sabi ni St. John the Baptist, Jesus is the gentle Lamb of God. Pero kakaiba ang ebanghelyo natin ngayon. Si Jesus ay ibang klase ang paglalarawan sa Kanya. A picture of an angry Jesus. Isang Jesus na nag-alarambo. Isang Jesus na naghagupit. Isang Jesus na pinagtauban ang mga lamesa ng mga namamalit at pinalayas yung mga nagtitinda ng kalapati, baka, tupa, kambing. At ang kanyang salita'y napakatindi. Nagalit po si Jesus. At makikita po natin yung kanyang pagkagalit ay dahilan sa hindi natupad ang kalooban ng Ama. Mga kapatid, tingnan natin ang senaryo ng banal na ebanghelyo. Ang senaryo po ay they are about to celebrate the Passover feast, Paskwa. At ano po ba ang kahalaga ng Paskwa sa kanila? Mahalaga po sapagkat ginugunita nila ang kanilang kalayaan ng mga Israelita laban sa Egypto. When they were liberated from the bondage of slavery from Egypt, na naramdaman nila ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At sila ay sabihin nating tumawid sapagkat ang Passover ay isang uri ng pagtawid. Pagtawid mula sa kamatayan patungo sa panibagong buhay. Pagtawid mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. It is a Passover. At sa panahon pong ito ay ang lahat po ay inaanyayahan, lalo tigit yung mga adult na pumunta sa templo at na yung mga 15 miles radius doon sa templo ay kailangang pumunta sa Jerusalem Temple. At ano po ang gagawin? Sila po ay ate ng pagdiriwang at magbabayad ng buwis. At yung temple tax po ay every Israelite na o every Jew na sabihin nating 19 na taong gulang pataas ay magbabayad ng half shekel. Ang half shekel po ay 2 araw na sweldo. Kung ang minimum ngayon ay 450 ba? 400 o 800 pesos ang ibibigay ng bawat Hudiyo na 19 years old up. At may kapartner pa yan. Magbibigay sila ng kalapati, hindi mababang lipad, ano, yung tunay na kalapati. At pagka mahirap kalapati, pag medyo maigigi ang buhay ay tupa o kaya naman ay baka o kambing. Kaya naman po, ang problema, ang siste, ang tinatanggap lamang nilang buwis ay nasa Galilean shekel. O kaya yung coins na galing dun sa templo. Ibig sabihin, papalit ka dun sa templo ng coins. Ang problema ay napakataas ng patubo. Mataas na yung palit
ay may charge pa yung palit, about 100% ang tubo. Doon nagagalit ang Panginoon that they use money in the name of religion to exploit people. Gayun din po, ang mga baka at tupat kalapati, kailangan doon ka sa templong bibili. Sasabihin ng mga assigned inspector ng mga anak ng pare, pamangkin ng pare, sasabihin na, ay, yung baka mo ay may kurikong. Ay, yung baka mo ay may batik, hindi pwede. Dito ka bibili ng iyong baka, tupa at kambing. At ang presyo po ay 100% din po ang patubo. Kung kaya naman kung mabibili nila ng 45 shekel, maybe 100 shekel nila mabibili doon. At doon po nagalit ang Panginoon. In the name of religion ay ginamit nilang commercial ang mga bagay. Sa akin po ang karanasan bilang healing priest, hindi po iisang beses kong naranasan na para po bang pinepresyohan ang misa ko, pinepresyohan ang healing mass ko. At meron pa ngang nagsabi, Father, magkano po ang arkila sa inyo? Aba, ano ako ban na inaarkila? Father, magkano po ba ang misa? Magkano po ba ang bayad sa pare? Pagka ako po ay tinanong ng ganyan, ang sagot ko po, wala pong bayad. Sapagkat ito po ay hindi binabayaran. Grace of God is never for sale. At yung ibinibigay lang po ninyo ay suporta sa simbahan at sa mga proyekto ng simbahan. Mga kapatid, ilang pong bigyan ko ng pansin yung tungkol sa pagkagalit. Bakit nagalit ang Panginoon? Well, let's try to analyze and compare. Our body is a complex machine that it can endure any pain, sufferings, and torture. Kaya nga, mapapansin mo, may mga batang nahulog sa third floor. Abay, pagbagsak ay walang galos, ay walang bukol. Sapagkat our body is a marvelous machine. Pero hindi po lahat ng bahagi ng katawan natin matibay. Meron pong sensitive part, katulad ng mata. Ang mata, isang alikabok lang yan, yari ka na. O kaya yung ugat sa ngipin mo, the nerve in the teeth na merong masakit, ay hindi ka patutulugin. Another sensitive part of the body is the ear, the inner ear. Minsan po ay napasukan ako ng langgam sa inner ear at talaga pong parang may higanting nakapasok. At sabi, dog, 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 na naglalakbay ay talaga pong pagkasakit-sakit. Meron pong sensitive spot. Gayun din po sa emotion. Our emotion is like our body. It can withstand all kinds of pressure, stress, feeling. Pero may mga tao na kapag ginoke mo, abay below the belt na, ay hindi pa rin nagagalit. But there is a sensitive and sore part na kapag nakanti mo ng kaunti, that person can be violent. The most gentle person can exhibit a violent reaction. Kung kaya naman makanti mo ng kaunti, ayan, patay kang bata ka. Isa pong grupo ng mga lobo ang napadaan sa grupo po ng mga lamb. Nagtago po yung batang ng lamb. Nakita pa rin siya ng mga lobo. At sabi ng lobo, nagbiro, "Hoy, Udoy, nasaan ang nanay mo? Iniwang ka na, no? Hindi ka mahal ng nanay mo." Nagalit po yung gentle lamb. Pinatay lahat yung mga lobo sapagkat nakanti nila yung sensitive spot. The love of the mother for the gentle lamb. Ganito rin po natin ipapaliwanag yung galit ng Panginoon.
Nakanti ng mga tao ang sensitive spot ng Panginoon. What is the sore part and the sensitive part of Jesus? His utter love and dedication to the Father and to the temple. Kaya naman grabe ang kanyang galit, pinagtauban niya lahat ang lamesa at pinaalis ang mga magtitinda. Bakit po siya nagalit? Number one, nagalit po ang Panginoon sapagkat sa salitang kanto, binaboy nila ang templo ng Diyos. Hindi nila iginalang kung saan naroon ang Diyos. Kaya galit na galit ang Panginoon. Mga kapatid, nung hindi pa ho uso ang pandemya, nakita natin kahit sa mga misa, digalyo, makita natin ang dami sumisimba, mga kabataan. Pero makikita mo, naroon sa likod, nakikilitian. At doon nagliligawan. Ayun, isang uri po yan ng paglapastangan din sa tahanan ng Diyos. Makita rin po natin pagkatapos po nitong linggo, kami po'y maglilinis ng aming simbahan hanggang dyan, sa labas. Makikita niyo ang lahat ng uri ng basura. Iiwan na lamang yung kanilang mineral water nang walang pakundangan kahit napakaraming basurahan dito sa kamay ni Jesus. Makikita may mga pinagkainan ng bata diyan, tinapay, ulam, kanin, sabaw na lang ang kulang. At kung ano-ano pang makikita ninyo dito sa loob ng simbahan na hindi iginalang ang tahanan ng Diyos. Pwede rin sabihin sa inyo ng Panginoon, binababoy mo ang templo kung saan ako nakatira. Pumunta po kayo sa Quiapo. Ewan ko kung how true is that. Hindi na po ako nakakapunta ngayon. Makikita niyo yung tinda doon sa paligid ng Quiapo. Merong mga anting-anting. Merong pampaagas, pamparegla, pampatigas, pampalambot, pampalahat na. Yung mga mangkukulam, naroon din sa paligid. Nasasabi po nating templo ng Diyos. Kaya naman ito po ay isang aral na igalang natin ang templo ng Panginoon. Pangalawa ay pinapakita ng Panginoon na ang pag-aalay ng mga hayop ay hindi na kailangan. Mas mahalaga ang pag-aalay ng puso. Mas mahalaga ang pag-aalay ng ating kalooban. Sabi ng Panginoon, I desire mercy rather than sacrifice. Kaya nga po itong sakripisyo ng misa na ating dinadaluhan ngayon, kasama ba ang pag-aalay ng puso mo? Totoo nga bang sumisimba ka? Totoo nga bang ikaw ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos? What matters is the offering of the heart. Pangatlo, sinabi ng Panginoon, my house must be a house of prayer. Hindi palengke, hindi merkado. Ito ang ating dahilan kung bakit tayo pumupunta sa mga simbahan. Para magdasal. Para maramdaman ang presensya ng Diyos. Para maramdaman na kasama natin ang Diyos. Sumisimba tayo dahil gusto nating makasama at makaulayaw ang Panginoon. Our temple is the place for God. Kaya naman po, sabi ng mga tao, magbigay ka nga po ng tanda. Anong kay mo para sabihin ito sa amin? And the Lord said, destroy this temple and I will build it in 3 days. Sagot yung mga tao, imposible. 46 years naming itinayo. Itatayo mo lang ng 3 araw. But Jesus was referring to another temple. That is the temple of His body. Na pagkatapos na siya ay mamatay, pagkaraan ng 3 araw, muli siyang mabubuhay. The glorified body of Jesus, which is the church, is the new temple of God. At ang katotohanan, tayo rin po ang templo ng Diyos. We are the temples of God. Pag medyo payat-payat ka, edi ikaw ay tuklong palaang. Pag ikaw ay medyo tama lang katawan mo,
ikaw ay maliit na simbahan. Kapag ikaw ay medyo malaki-laki, ay di ikaw ay basilika. At kung ikaw naman ay talagang malusog na malusog, ikaw ay katedral. Yun. Pero tayo pong lahat ay templo ng Panginoon. And we need cleansing. We are the sinful, undesirable, broken down temples that are in need of cleansing. Panahon ng Kwaresma, ang templong binabanggit ay tayong lahat. Kung nililinis natin ang simbahan, ating pinapalabutian ang simbahan, why not ourselves? Because we are the temples of God. Tayo ang sanktuaryo ng Diyos. Tayo ang templo. Tayo ang simbahan ni Kristo. Tayo ang katawan ni Kristo. Kaya mga kaibigan, sa ating pong pagninilay ng ating banal na ebanghelyo sa araw na ito, it boils around renewal of our life. Nasasama-sama po nating pagdiriwang ng Santa Misa. Sana nga po ay maranasan natin ang paglilinis, ang pagdadalisay. And the greatest purification is happening when we celebrate the Mass. And most especially when you go to confession. Ang templong iyan ay palilinisin ng Panginoon. The temple that we are, the simple, the broken down, undesirable temples that we are, can become pleasing in the eyes of the Lord. Mga kabatid, sa araw pong ito, magsimula na po tayong maglinis. Hindi lang ng ating kamay, hindi lang ng ating surroundings, maglinis na po tayo ng ating puso, ng ating katawan, sapagkat ito ang templo ng Panginoong Diyos. Amen.